Hello mga bata! Welcome sa ating online Sunday School! Kamusta naman kayo? Mabuti kung ganon, maayos ang lahat at ligtas. Ngayon ay ang ika-47 na linggo na natin at matututunan natin ang tungkol sa pagbabago. Pero bago natin yung pag-aralan, tatanungin ko muna kayo tungkol sa kwento natin noong nakaraang linggo. Ano ang ginawa ng Diyos kay Saulo? A. Pinili upang maging anak kahit hindi karapat-dapat? Or B. Hindi pinili dahil hindi karapat-dapat? Tama! Siya ay pinili ng Diyos upang maging anak niya. Handa na ba kayo para sa bago nating pag-aaralan? Kung handa na kayo, sabihin nyo nga, handa-handa! Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong salita. Bigyan mo po kami ng talino upang maunawaan ang mga ituturo sa amin aming guro. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Ang mga kailangan nating materials ay karton, kunting, pandikit, at pangkulay. Tara, simulan na natin!
sa ating Bible story sa araw na ito, isang anak ng Diyos ang nagkaroon ng pagbabago. Dati siyang masama, ngunit ngayon ay mabuti. Sino kaya siya? Tara, alamin natin! Doon sa Damasco, may tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita ang Panginoong Jesus sa kanya. Inutusan siya na ipatong ang kanyang mga kamay kay Saulo para makakita ito uli. Pero sumagot si Ananias, "Panginoon, napakasama po ng ginawa ng lalaking iyan sa mga tagasunod ninyo sa Jerusalem. Tapos ngayon, nandito siya sa Damasco para arestuhin ang lahat ng sumasamba sa inyo." Pero sinabi ng Panginoong Jesus, "Puntahan mo na siya. Pinili ko ang taong ito para maglingkod sa akin. Dadalhin niya ang mensahe ko sa mga hintil at sa mga hari at sa bayang Israel." Kaya sinunod ni Ananias ang Panginoon. Nagpunta siya sa bahay na tinutuluyan ni Saulo. Pinatungan niya si Saulo ng kamay. Biglang nalaglag mula sa mga mata ni Saulo ang parang mga kaliskis ng isda. Nakakita siya uli. Tumayo siya at nagpabautismo bilang tagasunod ni Jesus. Sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako ng Panginoong Jesus dito para makakita ka uli at mapuno ng banal na espiritu." Pagkatapos, kumain siya at bumalik ang kanyang lakas. Nagpunta siya agad sa mga sinagoga at nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagulat ang lahat nang nakarinig sa kanya. Sinabi nila, "Hindi ba ito ang lalaking pumapatay sa mga sumasamba kay Jesus? Hindi ba nagpunta siya rito para arestuhin sila?" Pero nagpatuloy sa pangangaral si Saulo. Naging mas makapangyarihan pa ang mensahe niya. Hindi siya matalo ng mga Hudyong nakikipagdebate sa kanya. Kaya binalak nilang patayin siya. Maghapon at magdamag silang nagbantay sa pintuan ng lungsod. Inaabangan nilang lumabas siya. Pero isang gabi, tinulungan siyang makatakas ng ilang mga kapatid. Ibinaba nila si Saulo sa kabila ng pader, sakay ng isang basket. Pagkatapos, bumalik na si Saulo sa Jerusalem. Dati ay pinamuhian ni Saulo ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga tagasunod. Marami siyang ginawang kasamaan sa kanila, kagaya ng pagdakip, at pagpapabilanggo, pagpaparusa at pagpatay sa mga mananampalataya. Pero binago siya ng Panginoon at sumampalataya si Saulo kay Jesus. Dahil sa kanyang pagbabago, naging kaibigan niya ang ibang mga mananampalataya at nagsimula siyang mangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus. Sinabi ni Saulo sa 2 Corinto 5:17 na ang sino mang makipag-isa kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. Nakinig ba kayo mabuti? Very good! Mayroon akong itatanong sa inyo. Ano ang ginawa ni Saulo nang balik-balik ang kanyang paningin? A. Nananampalataya kay Jesus? Or B. Lalo nagalit kay Jesus? Tama! Siya ay nananampalataya kay Jesus at nagbahagi ng magandang balita. Ganun din sa atin, ang mga masasamang gawain ay hindi na natin ginagawa dahil tayo ay mananampalataya na ni Jesus. Handa na ba kayo para sa ating memory verse? Kung handa na kayo, sabihin nyo nga, handang-handa! Ako muna ang mauuna at pagkatapos ko ay sabay-sabay naman tayo. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians 5:17. Tara, sabay-sabay naman tayo. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Corinthians 5:17. At dito na nagtatapos ang ating online Sunday School. Pero bago tayo magtapos, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga natutunan namin.
Gabayan po kami sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen.